paanyaya sa pagpapanibago ng kumpiyansa sa kaligtasang handog ng Diyos, ang Ebanghelyo ngayong 12th linggo sa karaniwang panahon. Sa at ng simbahan, the readings invite us to renew our faith in the Lord of all creation. The storms of life are opportunities to grow in faith. We are encouraged to confidently trust that God can calm the storms which rage within us and around us, most especially when we are tempted to give in to fear. Sa Ebanghelyo ngayong linggo, sumakay si Jesus at kanyang mga alagad sa bangka upang tumawid sa kabilang ibayo. Habang naglalayag ang grupo, dumating ang isang malakas na bagyo. Ano pat halos sila ay lumubog, ginising nila ang Panginoon na noo'y natutulog sa gawing likuran. Sa tindi ng kanilang takot, "Guro," anila, "hindi ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at pinapayapa ang malakas na unos. Una ni Pope Francis, "Often we too, beaten by the trial of life, have cried out to the Lord. In these situations and in many others, we too feel suffocated by fear. At the moment of drowning, we cry out to the Lord, 'Save us!'" In the Gospel, the disciples approached Jesus to wake him up. This is the beginning of our faith, to recognize that alone we are unable to stay afloat, that we need Jesus like sailors need the stars to find their course. Pinapaalalahanan tayo ng Ebanghelyo ngayong araw na ang buhay natin sa mundo ay sadyang walang katiyakan. Hindi natin batid ang kinabukasan. Mistula tayong naglalakbay sa karagatan. At kadalasan, dumarating ang mga malalakas na hangin at bagyo. Kumaharap tayo sa mga problema, bagabag at ligalig. Ngunit ang totoo, nasa tabi lang natin ang Panginoon. Lagi siyang nakaantabay, handang umalalay at magligtas. Diin ni Pope Francis, "Hindi natin dapat isipin na mag-isa lang tayo sa paglalayag sa dagat ng buhay. Alone, we are unable to stay afloat." Jesus asked his companions aboard the boat a question which also pertains to us. "Why are you afraid? Have you no faith?" The disciples were gripped with fear because they were focused on the waves more than on looking at Jesus. It is this way for us too. Ani Pope, maaring sabihin natin na kaya na natin tahakin ang landas ng buhay mag-isa. Subalit hindi ito totoo. Marami pa rin hindi natin alam. Paalala ni Pope Francis, "Faith begins from believing that we are not enough for ourselves, from feeling in need of God. When we overcome the temptation to close ourselves off, when we overcome the false religiosity that does not want to disturb God, when we cry out to Him, He can work wonders in us." Ang problema natin ay ang sobrang bilib natin sa ating sarili at kakayanan. Mahigpit na bilin ni San Pablo sa 2 pagbasa na sino mang nakikipagkaisa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Hinihimok tayo kung gayon na makiisa kay Kristo na para sa atin ay namatay at muling nabuhay. Na kay Kristo ang ating katiyakan na anumang mangyari sa ating buhay sa mundo, wala tayong dapat ikatakot dahil kasama natin ang Panginoon na may hawak ng ating buhay at kinabukasan. God bless you.